Ako si Stephenson A. Estrada from Grade 4 Masaykay. Ngayon, pag-aaralan natin ang reseta ni Doc! Stop, stop! Pero bago muna yon, intro muna! Bye-bye! Bye! Nakakita ka na ba ng reseta mula sa doktor? Pasok! Magandang araw po, Doc! Magandang araw po, Doc. Magpapakonsulta po sana ako. Anong nararamdaman mo, Iyo? Masakit po kasi ang aking lalamunan at nahihirapan po akong lumunok. Okay, bibigyan kita ng reseta. Iinumin mo ito. Salamat po, Doc. Maraming salamat po. Ito ang example ng reseta. Dito mo makikita ang pangalan ng doktor. Ito naman ang pangalan ng gamot. Ito ang sukat ng gamot na dapat inumin. Dito mo naman makikita kung ilang araw mo iinumin ang gamot. Ito naman kung ilang beses sa isang araw kinakailangang inumin ang gamot. Tandaan! Ginagamit ang gamot pampagaling ng isang tao may sakit at pambigyan ng proteksyon sa nakakamatay at nakakahawang sakit. Nakakatulong ang gamot upang mapabuti ang physical, mental at emotional na kalagayan ng isang individual. Bago ka bumili sa butika, mahalagang malaman kung anong uri ng gamot na dapat piliin. May dalawang uri ng gamot na mabibili sa mga pinagkakatiwalaang butika. Ang mga ito ay ang over-the-counter medicine at prescription medicine. Ang over-the-counter medicine ay ang mga gamot na maaaring mabili sa butika kahit wala ang reseta. Kadalasang ginagamit ang mga gamot na ito para sa di malubhang karamdaman tulad ng sakit ng ulo at kalamnan, maging para sa simpleng ubo, sipon at lagnat. Ilan sa mga over-the-counter na gamot ay ang paracetamol para sa lagnat at sakit ng katawan. Ibuprofen na isang uri ng pain reliever. At loperamide na gamot para sa diarrhea. Samantala, ang prescription medicine ay ang mga gamot na mabibili lamang kung may reseta galing sa doktor. Ang mga gamot na ito ay hindi maaaring gamitin o inumin nang walang pahintulot ng doktor. Ito ay may kakayahang magbigay lunas sa mga simpleng karamdaman, gayon din sa mga malulubhang sakit. Sa tuwing nagbibigay reseta ang doktor, may mahalagang impormasyon tungkol sa pasyente ang kanilang isinasaalang-alang. Tulad ng kasalukuyang kondisyon ng pasyente, edad at iba pang mga detalye. Naalam din ng doktor kung ang pasyente ay may allergy sa particular na gamot. Ang reseta mula sa doktor ay nagtataglay ng mahalagang impormasyon at paalala tungkol sa tamang paggamit ng gamot. Ilan sa mga impormasyon na ito ay ang sukat o dosage, oras ng pag-inom, the last o frequency, at bilang ng pag-inom o paggamit ng gamot. May reseta man o wala, nararapat na gamitin ng gamot nang may lubos na pag-iingat. Ugaliin ang pagbabasa ng medicine label at sundin ang payo ng doktor bago ang paggamit ng mga ito. Tandaan na ang gamot ay may dalang panganib kung ito ay aabusuhin at
hindi gagamitin ng wasto. At muli, ito si Stevenson A. Estrada. Tuklasin, suriin, dahil mahalagang may alam. O sige guys, sa susunod na muna. Bye-bye!